pumasok ko, lalo syempre, nawalan ako ng choice at ako talaga ang nakiusap kay Mikmik. Kung mawala man siya sa mundong to, sana makita niya yung taong sobrang mahal na mahal niya, which is yung totoong may-ari sa kanya. Kaya, sinabi ko kay Mikay na kontakin niya yung ex ko na... She's a single mother living in a world that's mean and tough. But she never thinks about giving in or giving up. Times get hard and she gets tired. Sometimes she wants to cry. Aso namin na si Biggie. Yes, yun po ang unang naging aso namin. Medyo mabigat sa puso yung mga nangyari. Talaga si Biggie. Talagang nagulantang talaga yung mundo namin. Siyempre, aso namin siya na infection. In-enroll ko siya sa obedience school, pero hindi din lang results naman tayo. At yun, po pwede din kasing ma-stress yung mga aso kapag wala siya tabi ng mga taong nakakasama nila o nakasanay nila. Nalaman namin na si Biggie po pwedeng may tendency na mawala sa mundog to. Which is, alam nyo naman ako, sobrang mapagmahal din ako. Lalo, siyempre, nawalan ako ng choice at ako talaga ang nakiusap kay Mikmik. Kung mawala man siya sa mundong to, sana makita niya yung taong sobrang mahal na mahal niya, which is yung totoong may-ari sa kanya. Kaya, sinabi ko kay Mikay na kontakin niya yung ex ko na, yun nga, nagkausap na sila ni Mikay, ni Rob. Nasabi ko, kung may pakipa siya sa aso niya, dalawin niya, out sa lahat ng mga naging away namin. Sa lahat ng mga naging issue, tulfuhan, lahat ng mga lumabas na alam niyo naman na panood yun, live na mga galit namin sa isa't isa o tampuhan, sakitan. Pinakonta ko talaga si Mikay, ako ang nakiusap kasi siyempre hindi naman natin hawak ang kahit na sinong buhay mapataho aso yan. Kaya puro lang kami iyak kahapon din. Yun, sabi ko, magbaba tayo ng pride. Ako naging desperado talaga ako na nakakatulong kasi sa aso yung pag nakikita yung taong mahal nila. Kahit naman sino may sakit. Kahapon, pag dalo namin ito kami sa vet, yan, kami ngayon sa vet Antipolo. Kahapon, nung dinalo namin si Biggie, talagang lupay-pay na siya. Talaga siyang gana, hindi siya kumakain. Nag-force feeding na lang kami. Tapos sumigla siya nung nakita niya kami. Sobrang taas ng lagnat niya. Wala naman siyang ibang sakit. Meron lang talaga siyang infection. Kasi kahit din siya nagulat siya na gano'n na pala yung nangyari kay Biggie at pupuntahan niya. At magkikita kami ngayon dito kasi gusto niya malaman ko ang naging kalagay namin muna lahat ng mga... Yun naman matindi yung naging gulo talaga namin. Naantay ko siya para makita siya ni Biggie. At mas kailangan talaga niya yung love talaga niya, which is kay Rob talaga siya sumusunod, gano'n. At naiwan sa akin yun si Biggie. Binigyan ng pagkakas. Unang pagkakabukas niya, walang magsakalit. Hindi naman po. Hindi naman siya galit kanina. Wala siya.
Kapag sobrang lubog talaga siya, diba? Sobrang bagsak siya kanya. Problema kasi sa kanya kung sino lang... Siya po kasi yung may... Kaya ako kasi nag-ubo sa kanya since baby siya. Kapag niya sinataranta po kasi ako, nagpakontak na po ako sa kanya. Kasi parang, di ba malaki yung possibility niya sa kanya? Okay naman siya ngayon. Nag-effect talaga. Yung lagnat niya po. Bumabana po yung lagnat niya. Yung lagnat niya, 8.5. Opo. Para before natin i-uwi, okay na po. Madalas na rin po sana yung sa impression, ganyan lahat. Makompleto po kasi, ano eh, syempre 2 years old pa lang. Aba, hindi na po ibabalik sa, ano, sa training. Hindi na. Ah! Ayoko! Magay-tay! Ulo po eh. Ang ganda niya pa rin, no? Syempre. So, ingino ka. Ingino ka. So, makakanda pa rin ang training. Bagay pa rin ko rin. Ano mo sasabi mo? Hi! It's Adi Rob, your single dad. Para lang alam nyo guys, bakit parang medyo normal kami after all ng mga naging shit sa social media. Nakapag-usap talaga kami ni Rob, no? Kagabi, no? Kagabi, kasi ang nangyari, umiyak din talaga ako tungkol kay Vicky at saka naging desperada ako na Nagbabalang pride. Kasi para kay Vicky, nadalawin niya. Kasi kahapon talaga, makikita niyo sa vlog ng My Own Friends dyan, yan yung vlog na yun. Ang nangyari talaga, umiyak talaga kami doon ng big sobra. Kasi malaking ang tendency na yun nga, mamatay si Vicky, ganun. So talagang kinatakos talaga si Rob. Tapos na-explain naman lahat, naging okay na. Kaya ganun, baka tataka kayo, parang wala nangyari. Okay lang ganun. Nakapag-usap na kami itong mundo. Actually, puro tungkol kay Vicky pinag-usapan namin. Walang ibang shit na ano, kung ano man. Wala. Yun na, tungkol po yung skin. Yun ba, mag-meeting din kami ni Rob. Kasi, ano... Kasi sinasabi sa kanya dati, hindi ko talaga alam kung saan ko talaga dati rin si Vicky. Kasi nga siyempre alam na niyo naman na lumipat nga kami ng condo. So, di ba? Mahirap. Oo, sobrang nag-brainstorming kami kung paano mangyayari din kay Vicky sa pagbabantay, pag-ahatian namin yung siyempre yung responsibilidad, gano'n. Yun talaga, siyempre may mga bagay na buhay yan, hindi naman po pwedeng i-gano'n mo na lang. Ngayon na kami, bebe. Ang bababay na kami. Pukunin kita after ilang days. She's a single mother living in a world that's mean and tough. But she never thinks about giving in or giving up. Times get hard and she gets tired. Sometimes she wants to cry. Just another day in a single mother's life.